Isang mabiyayang umaga po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila Prayer Covenant. Tayo po muna ay manalangin. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming pakikinig ng inyong mga salita sa umagang ito. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng kaliwanagan ng pangunawa sa aming pagtanggap at maging bahagi ito ng aming buhay at pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pag-usapan po natin sa umagang ito ang kwento sa Genesis, Kabanatang 37, mga talatang 1 hanggang 4. At ito po ang sinasabi, si Jacob ay nanatili sa Kanaan, sa lupaing tinirhan ng kanyang ama. Ito ang kasaysayan ng sambahayan ni Jacob. Nang si Jose ay 17 taon na, nag-aalaga siya ng kawan kasama ng kanyang mga kapatid sa ama, ang mga anak ni Bilha at Zilpa na mga asawang lingkod ng kanyang ama. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya't ang mga ito'y sinusumbong niya sa kanilang ama. Mas mahal ni Israel si Jose kaya kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Nagpapatuloy po ang kasaysayan ng sambahayan ni Jacob. At isa nga po sa kanyang mga naging anak, out of 13, ang isa po ay babae, 12 ay mga lalaki, kasama po doon si Jose. At sabi nga po ng talata, mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. May edad na siya o matanda na siya nang isinilang si Jose, kaya ganoon na lamang ang pagtrato na kanyang ipinapakita sa kanyang anak na si Jose among those siblings ni Jose Panginoon. Sa mga kapatid ni Jose ay makikita po natin yung maaaring may special treatment, paborito, o sabi nga ay mas mahal, ano po. At may ginagawa naman si Joseph o si Jose na isinusumbong niya yung masasamang gawain ng kanyang mga kapatid sa kanilang ama. Maaaring mas faithful o tapat si Jose sa kanyang ama at sinasabi yung ginagawa ng kanyang mga kapatid. At hindi po maikakahiila na nahalata po iyon ng mga kapatid. Katulad na ang paggawa ng damit na mahaba at may manggas. At sabi nga po sa ibang salin, makukulay. Ibig sabihin talagang favorite among them. Yung si Joseph ni Jacob, ano po. At nagkaroon ng pagkamuhi o paggagalit ang mga kapatid. The rest is history na kung saan ay binenta si Jose at napunta po siya ng Egypt, ano po. Hindi po nawawala sa loob ng pamilya ang favoritism. Bagamat minsan sinasabi ng mga magulang na walang paborito, lahat ay mahal. Meron at meron pa rin kwento ng pamilya na may mga paborito, may mga gusto, at kahit ang mga magulang ay may kanya-kanyang mga paborito o gusto sa kanilang mga anak. Hindi po mawawala din na nagkakaroon po ng alitan, ng pagkakagalit ang mga magkakapatid, may kampi-kampihan na nangyayari dahil sa iba't ibang kadahilanan. Nangyayari po ito sa loob ng pamilya. Wala pong pamilyang perpekto. Lahat po ay may kanya-kanyang kahinaan, kapintasan, meron ding mga pagkukulang. Kaya sa atin bilang mga magulang, ang hamon po sa atin ay patuloy nating tratuhin ng pantay-pantay. Bagamat maraming anak o isang anak, lahat po sila ay iba-iba pa rin ng pag-uugali, iba't iba ng pagtrato sa kanila. Wala po sadang comparison. Maaaring maging batayan ng tagumpay ang iba, pero hindi ibig sabihin ay dapat maging katulad nila. May iba't iba pong kakayahan, may iba't iba pa rin pong ability ang ating mga anak. May iba't iba po silang attitude, character, iba-iba po ang tao. Kaya sa hamon po ito sa mga magulang, kung paano nila tinatrato ang kanilang anak sa iba't ibang katangian ng mga anak nila.
At sa mga magkakapatid naman ay hindi rin po maiwasan na may mga inggitan, may mga alitan po na nangyayari dahil sa kanilang maaaring nararanasan yung favoritism o kaya naman ay mas nakikita yung mas napapansin yung iba. At hindi po natin yan maiiwasan din lalo na kahit sa mga bata na wala pang gaanong kamuwangan. Kapag ka meron ng dumarating na bunso, sabi nga ng pamangkin ni Mrs., sabi noong, dahil may kapatid na siya, napansin niya yung daddy niya, sabi niya, "Daddy, dati pinapansin mo ako, inaasikaso mo ako. Ngayon, hindi mo na ako masyadong pinapansin." Nagkakaroon din ng silusang kahit po bata. Kaya challenge at saka ito po yung pansinin at makita po natin bilang mga magulang. At saka yung nagkakaroon din po na hindi may iwasang inggitan o alitan sa mga magkakapatid. Lahat po ng iyan ay bigyan tayo ng Panginoon, ng kaalaman, ng karunungan kung paano mas makikita natin ang pagtrato sa lahat na pantay-pantay at mabuti sa isa't isa. At the end of this story ay naging mabuti. Kumbaga, happy ending story naman po ang nangyari. Sana all, sana lahat ng buhay ay happy ending ang nangyayari. Nagkakaroon ng kapatawaran, nagkakaroon ng kaunawaan, at nagkakaroon ng pagkakaisa because of happy ending. Dahil nagkapatawaran at nagkaisa po ang lahat. Hamon po ito sa atin bilang mga magulang kung paano natin pinalalaki, tinatrato ang ating mga anak. At hamon din sa mga magkakapatid kung paano magkakaunawaan at kung paano magmamahalan at magpapatawaran. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Pinagpapala, sinasamba at tinadakila namin aming Ama at aming Diyos ang inyong banal na pangalan sa umagang ito. Salamat po sa magdamag na pag-iingat, pagbabantay po ninyo sa amin. Salamat muli, ginising mo kami na may lakas, may buhay at mga hamon na naghihintay na ang lahat ng iyan ay nagtuturo sa amin ng pananampalataya at ng pagtitiwala sa inyo. Tinataas at dinadalangin ko po ang mga magulang sa kanilang pagpapalaki, pagdidisiplina, pagtuturo sa kanilang mga anak. Give them wisdom, Panginoon, in guidance of your word na ito po ang magiging batayan na kanilang pagtrato, pagtuturo sa kanilang mga anak, Panginoon. Salamat po sa mga magulang na mayroong salita mula sa inyo. Nagabay po nila sa kanilang pamumuhay, sa kanilang pagpapalaki, sa kanilang mga anak. Dalangin ko rin, Panginoon, ng mga magkakapatid o Diyos, maaaring bata pa o may mga edad na pero meron pa rin alitan, sigalot, Panginoon. Dalangin ko po na patuloy silang magkaroon ng kaayusan, ng pagkakaunawaan at ng pagpapatawaran, Panginoon. Samahan po ninyo kami minsan pa sa araw na ito. Gabayan kami, Panginoon, ang banal mong Espiritu, sila na naaabot ng tinig at ng mensahe na ito sa umagang ito, katagpuin mo ang kanilang kalagayan at pangangailangan. Sa inyo po, Ama, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati ay aming ibinabalik alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Amen.